Dagdag pa sa mayamang kasaysayan ng Wasidok ang mga tradisyon na kanilang itinutuloy hanggang ngayon. At isa rin sa dahilan ng kanilang masaganang ani taon-taon ay ang tinatawag nilang komedya, isang role play tungkol sa tangkang pananakop ng mga Moro sa mga Kristiyano. Pagsusubukan lang lakas! Hi! Sa lalangang kawal ko, tapusin na ang mga Moro! Nakilala namin si Kuya Marcelo, third generation na sa kanilang pamilya na nagtuturo ng komedya. Nagisnan ko na po nung maliit pa ako, ang director, yung lolo ko, late 60s. Tapos nawala po yun, nabalik na mga 80s na. Binuhay ng father ko, nire-write niya at binuhay po niya na ilang taon din. Pero natigil ang taunang tradisyon noong 2011. Taon-taon po siyang ginagawa, pero dahil po yun sa mga nag-roleplay, eh medyo nagkakaedad na. Tapos may mga trabaho na rin po yung iba. Ganun pa man, ngayong taon, plano rin nilang muli ang buhayin ng tradisyon. Mostly, yung ani nga, minsan daw mahina, minsan malakas. Pero gusto ko ang ituloy yung kanilang paghikain ba, yung nag-islan na umpisan na nila. Kung ang iba, kinalakhan ng mga larong kalye tulad ng patintero at tumbang preso, dito sa Masinloc, may isang larong pinauso ang mga batang 90s. Bali kasi yung papay po is yun yung nilalaro ng mga bata pag naliligo ng ilog. Bali kasi pag naliligo sila ng ilog, naghahanap sila ng mga bato-bato. Pag nakakita sila ng bato na bilog, kumalat din yun na nilalaro na ng mga kabataan. Sa larong papay, may dalawang bato ang kada player. Isang flat na bato na gagamitin para tirahin o tamaan ng bilog na bato. Ang goal ng players ay tamaan ang kanilang bilog na bato hanggang makapasok ito sa bilog na guhit at ma-shoot sa butas. Ang huling makakagawa nito may parusa o konsekwensa dulo. Importante po kasi siya kasi nai-enjoy mo yung nature din eh. Sa simpleng bato may laro pa pala na ganun, may ganung klaseng laro pa pala.